Pamilyar ka rin ba sa halamang ito? Isang uri ng damo na nagtataglay ng mga sumasabog na bunga o pad kapag natutuyo na. At dito nga sa atin sa Pilipinas, ito ay kilalang kilala, lalo na nga ng mga bata na ginagawa nga itong laruan at aliwan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang sumasabog na damong ito ay umaapaw rin pala sa mga lunas at benepisyo sa kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung saan-saan mo nga ba magagamit ang halamang damong ito na kung tawagin ay Rowellia tuberosa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Rowellia tuberosa, isang klase ng damo na tumutubo nga kung saan-saan lamang basta mayroong tamang temperatura at sapat na sikat ng araw. Kilala rin ang halamang damong ito sa iba pang katawagan kagaya ng popping pad, dapigan o cracker plant, sapagkat sumasabog nga ang mga bunga nito tuwing mahahawakan o malalapatan ng tubig o kaya naman ay mababasa ng ulan. Ang Rowellia tuberosa ay isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Acanthaceae. Nagtataglay ito ng mga lilang bulaklak at bunga na 2 sentimetro o 0.8 inches ang haba. At sa loob nito ay matatagpuan naman ang mahigit sa 20 piraso ng mga buto. Ang pagsabog nga ng damong ito ang naging dahilan kung bakit ito naging popular. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami pa pala nitong ibang pakinabang. Ang mga dahon at ugat nito ay mainam na panlaban sa mga may problema sa tiyan kagaya ng gastritis. Makatutulong rin ang damong ito para sa mga tao na dumaranas ng diabetes. Napakahusay rin itong gamot sa mga may lagnat, sipon at mayroong ubo. At madalas nga ginagamit na anti-inflammatory sa mayroong mga stomach problem o intestinal problem, katulad na lamang ng constipation. Pinaniniwalaan rin na isa itong mahusay na aphrodisiac at nakadaragdag ng semen para naman sa mga kalalakihan. At kadalasan rin ay ginagamit nga itong pangkulay sa mga textile. Kumuha lamang ng ilang piraso ng dahon nito at ilagay sa isang tasa na mayroong mainit na tubig at saka inumin pakalipas ng 2 minuto. Maaari ka ring magpakulo ng ugat at ng dahon nito at iyon ay gawin mong parang isang tsaa. Kaya kung marami ka nitong nakikita sa inyong lugar ay huwag mo na itong putulin o kaya naman ay alisin sapagkat ito ay marami palang pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.